Shalom! This is JMG Agri TV, aka Boy Organic. Don't panic, it's organic. Let's go! So yun, magandang umaga, hapon, tanghali at gabi sa ating lahat. Ito po si JMJ Agri TV aka Boy Organic nagbabalik para po ay maibigay po sa inyo ang maganda at talagang diskarte sa pagkakalaman, 'di ba? Na maitutulong natin, 'di ba, bilang isang JMJ Agri TV. So yun, ngayong araw ay pupunta ako dito sa lugar na pagsiseminaran namin at sila'y aming seminar about dito po sa ating, alam niyo na po, yung dala natin produkto, di ba? Si Abundant Harvest. Kasi yung nabanggit ko nga po sa inyo last video, di ba? Na punta ako doon, nag-seminar din kami sa kanila at binahagi po namin sa kanila kung ano po yung magandang sistema nitong si Abundant Harvest na makakatulong po sa ating mga farmers. At the same time po, ang kagandahan din po niya, no, is makaka-avail po sila ng manufacturing price. 'Di ba, alam naman po natin pag mag-aabil ka ng manufacturing price na isang produkto, eh kailangan dapat marami ang binili mo. Marami, kumbaga bultuhan ang binili mo. Pero dito, makikita nyo dito na talagang hindi mo kailangan bumili ng marami. Kailangan mo lang mag-register at mabiling ka lang ng package. So available na po sa atin ngayon, no? Available na ang 1 liter, 'di ba, nung una 4 liters, so meron tayong 4 liters and then meron din po tayong 1 liter. Okay, so sa 1 liter natin, makaka-avail po kayo niyan ng manufacturing price. Okay, pwede po kayo mag-message sa JMG Boy Organic dito po sa page na yan, Boy Organic, no? Pwede po kayo sa kanya mag-message at the same time po malalaman nyo rin po doon kung magkano ang manufacturing price ni 1 liter and then ni 4 liters. Yun po. At hindi, kung may mga tanong po kayo, susunod po na vlog natin na i-upload natin is about naman po sa kumani po sila ng maganda. So, tatanungin natin kung ano po yung process na ginawa nila at kung paano nila napaganda at napadami yung kanilang inani na halaman, no? So, interview natin kung ano yung gamit nilang variety or ilang days nila ito inisprehan. Okay, ginamitan ng fertilizer na which is si Abundant Harvest. Okay, so yun. At update na lang po. And then, pupunta muna kami. Maggagayak muna kami para sa meeting mamaya. Okay, so see you soon. At Happy New Year po ulit sa ating lahat. At pagpalain po kayo ng Diyos na maging maganda ang ani po ninyo at ang inyong mga lupa ay gumanda din, no? So this 2023, ayan yung i-achieve natin. Gumanda at umayos ang ani ng ating mga solid na farmers talaga. So yun, maraming salamat. So update na lang po and have a good day. Let's go! Yun na nga, no? So magandang ano sa inyo. Hapon na po ngayon dito sa kung saan man akong nakalugar. Ayan, okay. Papunta na po kami ngayon. Nina is nag-prepare tayo ng ating mga dadal, pati yung mga product na gagamitin natin at ibibigay na natin sa mga farmers. Ayan, nandito na rin. At the same time, ayan, papunta na tayo sa ating venue dito sa Rosales, Pangasinan. At sila yung nag-aantay na sa atin. So yun, update na lang po doon sa ano natin, no? Sa meeting natin doon. And then marami kaming ganap na gagawin doon sa kanila para matuwa naman sila. And then mag-interview tayo siguro ng farmers din doon na pwedeng makausap. Yung mga nakagamit na siguro ng Abundant Harvest. Kakausapin natin sila kung ano yung magandang feedback nila doon sa produkto natin. So yun, see you na lang mamaya. 5, 4, 3.
letrang B. Ay, wala pala. Bingo pala yan. Okay. Number 10. Okay. Sino po yung number 10? Napakaserte po na last. Ayun, si Tatay. Opo, sige po. So, yun po. Time. Ano, wait nyo na lang po yung ano, ha. I-deliver na lang po sa inyo yung 1 liter natin. Okay po. So, yun. Yes po, yes po. I-ano po ni Sir Jaime? 1 liter. 1 liter. So, yun. At magandang gabi ulit. Nandito ulit tayo, no? Dito ulit tayo sa OOP. Dahil tapos na nga ang ating seminar sa kanina. Kung nakita nyo naman kanina, nagparapol na tayo at ano na yung ginawa natin. So, ngayon may isang farmer dito na talagang solid talaga ay magte-testimony naman sa paggamit naman niya sa mais at saka sa palay. So, siguro sa palay muna ang interviewin natin sa kanya kung paano yung proseso na ginawa niya dito sa paggamit ng Abundant Harvest. So, ito po, itatapat ko na po sa kanya at ibibigay ko na sa kanya itong camera para malaman natin kung ano po bang pangalan niya. Okay. At ito po si Sir at Solid Farmers natin na Sir, ano pangalan po nila, Sir? Roddy. Si Sir Roddy. Okay. Si Sir Roddy is taga saan, Sir? Giling Rosales. Giling Rosales. Okay. So, itetestimony ngayon ni Sir Roddy, no, Sir? Na kung gaano kaganda ba itong si Abundant Harvest. So, Sir, matanong ko lang, anong variety nyo? Sabi natin sa palay muna, Sir. Sa palay na lang. Anong variety ang ginamit nyo, Sir, sa palay? RC160. RC160. So, isa yan sa magandang kasi, rice. Kasi yan daw ang lang sa kitin na variety. Ayun daw, sa kitin na variety. Okay. So, Sir, paano pa ang ginagawa? Gawa niyo, Sir? Binababad niyo po ba siya bago niya sa tanim o paano po? Ang sabi ni Mr. Tagari nung nagbabad ako ng butil bago isabon, binabad ko yan ng 24 hours sa 100 grams. 100 grams? Sa kalahating drop. Parang ano, 100 ml, ganun. O isang lata ng sardinas ba? Ah, maganon. So, isang lata ng sardinas. And then, pinabad nyo siya sa isang drum. Tama, Sir, no? Okay, tapos 24 hours yun. 24 hours. Okay. Tapos, after nababad nyo siya, Sir, yung pinagamitan nyo, Sir, na drum, saan nyo po nilagay? Pinamit po yung napang-express ako. Pinagsabuyan. Pinagsabuyan sa land kasi preparation. Kasi maraming kuhol eh. Ah, sa maraming kuhol. Opo, pero kamusta naman, Sir, yung pinagsabuyan nyo na maraming kuhol? Anong nakita nyo? Na yung kuhol? Nawala. Nawala siya, tsaka namatay, di ba? Unti-unting namatay. Ah, unti-unting namatay. So, yun po, maganda rin po sa kohol si Abundant Harvest kasi po namatay din yung kohol at unti-unti silang nawala. Okay, nag-spray kay Sir sa ano, Sir, sa punlaan? Oo, nag-spray ako ng Abundant Pen. Mga ilang days siya, Sir, nung nagpunla kayo? After 10 days. After 10 days nag-start na kayo nagpunla. Okay, tapos after 10 days, ang bilis niya lumaki. Ang bilis niya lumaki. Yun yung napansin niyo, Sir. Okay, tapos yung ugat niya, Sir? Maganda, madami ugat tsaka mahaba. Oh, kasi karamihan yun din naman yung ano eh, no? So after nung ano, Sir, di ba punla, ilang days nyo siya bago nyo siya binunot? Kasi dito sa amin ang ginagawa nila, ang kasanayan nila, 1 month. Ah, 1 month. So, isang buwan. Sa akin, hindi ko inabot ng 1 month. Mga ilan? 25. Ah, 25 days. Oo, bago nyo binunot. Okay. So, ngayon, edi nabunot nyo na siya, Sir, no? Nabunot nyo niya 25 days. Tapos, nung nagpunla na kay, ay, nag, ano na kay, Sir? Nagtanim na kay, lipat tanim. Ilang, ano, Sir? Ilang days bago kayo naglagay ng Abundant Harvest mula pagkatanim ninyo? After transplanting, 15 days. Ah, 15 days. So, hindi nyo na po siya inabot yung 7 days. Ibig sabihin, hindi po siya sumabay sa paglalagay ng basal. Hindi. Nauna yung basal. Hindi, nagkaroon ako ng Abundant. Ah, nag-spray na lang kayo ng Abundant Harvest. Tapos ng 15 days, nagkaroon ko ng kunting Abundant. Ah, okay. So, after pala pagkalipat tanim ninyo, nag-spray kayo nung 15 days. Tapos, After transplanting. Tapos, after nun, inunan nyo muna si Abundant Harvest. Tapos, ano na, si abono na. Ilan yung abono na nilagay niyo, Sir? Ang klating ekstriya, naglagay ko ng sandaman eh. Ay, isang kaban. So, sa isang kaban. Ibig sabihin, dati, Sir, ilan yung nilalagay niyo nung wala kang ginagamit na? Dalawa yung basal. Ah, dalawa. Okay. Dalawa. Pero ngayon, Sir? Isang kaban na lang sa basal at saka sa top dress. Okay, so isang kaban na lang ang basal at saka top dress, no? So, kay Sir Rudy naman, ang ano niya po is isang kaban na lang daw pong ginamit niya na fertilizer dito sa kanyang tanim. Ilang hektarya po bala, Sir, tinaniman niyo ng ano? Panhap. So, mga kalahating hektarya, no? Dalawang kaban ang ginagamit niya. Tapos, nung gumamit siya ng Abundant Harvest, isa na lang.
Tama sir, isang ka ba na lang. Tapos after nyo sir ng 15 days, ilan days naman kayo ulit nag-screen? Bali, nag-interval ako ng 15 days. Nag-interval po kayo ng 15 days. So nag-interval siya ng 15 days ulit, after 15 days ulit yun. Mga ilang days na yun ang pakalay nyo sir? 30 days na. Oo, 30 days na. 30 days. Tapos after po nun sir, ilan po ulit kayo nag-screen? Bali, interval na 15 days. Ah, 15 days. So bali, nakailang... Bali, apat akong... Apat. So yung pinakahuli nyo sir, ilang days na yung pinakahuli nyo sir? 40, 60 days na. Oo. Kasi yung last time, milking stage na yun eh. Okay, so pinakalas pala niya, milking stage na. 65 days. 65 days. So, doon na rin siya naglagay. So, ngayon, matanong natin, sir. Ilan ang inaanin nyo dati nung hindi kayo gumagamit ng Abundant Harvest? Tapos ngayon, sa ginagamit yung Abundant Harvest? Dati, pagka walang kalanidad, ang inaani dati, abot na 40 lang, 40. Ano? 40? Okay. 40 kasi may kalanidad. Eh. Pero nung pan din, ginamit din ng Abundant. Yung butin ay medyo... Maganda, mabilog talaga. Oo, mabigat. Mabigat. Sa may bakot niya. May laman, may laman. Medyo nagkalaman din. Ayun. Kaya okay. Natagdagan din ng mga sampung kapal. Nagiging 50. Ah, 50. Oo, grabe no. Naging 50 ka ba yung ano ni sir? Pero sir, dun sa napansin nyo sir, no? Nakatipid kayo ng ano sir? Abono, di ba? Ngayon dun... Nakatipid lahat. Nakatipid lahat, kasi, okay. Pati fungicide. Yan ako gumagamit ng fungicide. Fungicide? Kasi dapat malayan ko yan nung nagbigay si Tagarino ng... May sample. Doon yung siya nakita. Bumila ako sa elektron. Ah, okay. Doon siya nakita. So sa half hectare, dating 40 kaban, ang inaanin nyo ngayon 50 na. Apat na beses pa lang po kayo nag-spray niya, no? Apat na beses lang. So grabe. Grabe yung outcome din kay sir na malaki rin yung naiangat. At the same time, syempre nakatipid pa siya sa kanyang ginagamit na abono. No sir? So yun, anong masasabi niyo sir sa mga farmers na hindi pa nakakagamit ng Abundant Harvest sir? Yung mga kasama kong farmer, turukan niyo ito, maganda ito, maganda. Okay, so yun, isa si sir po sa nakapag-testimony na maganda talaga si Abundant Harvest. At dito sa R6160 niya nasubukan, no? So inbreed po ito, R6160, dito niya subukan na maganda talaga si Abundant Harvest. So sir, maraming salamat po ulit sir sa pag-unlock niyo. So sa mga solid farmers natin dyan, so please like, comment, and subscribe to our YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos po natin. So ito po si JMG Agri TV aka Boy Organic. So don't panic, it's organic. Let's go.